yun. Maluwag, no? Ngayon talaga yan? Kasi ang nabili ko, ganyan na yun eh. Ang haba pa nga niyan, yung ginawa ko, pinutulan ko pa. Siguro di nabuwasan. Babuwasan ko na lang para pumasok sa loob. Saka sa pag hiligpitan ko siya, gumagalit na to. Oo, gaganit talaga yan. Gaganit talaga yun, sir. Kaya may paraan yung para di gumanit. Ah, pwede nga, no? Testing yung ikasay, gagawin ko ng video. Yes, sir. Ayan. So, ayun, maganit, no? Okay, so ito na yung baril ni sir. Ayan. So, stock piston. So, ayusin natin yan. Gagawin natin cap type. Tapos yung kanyang bolt and hopefully siya, hindi siya makapasok maigi kasi mataba yung ulo. So, babawasan din natin yan para pumasok sa loob. Tapos yun nga, medyo mahirap ikasa. Ayusin natin yun, itutono natin para maging zero resist. Okay? So, simulan natin. Piston, ayan. So, naka-cap type na. Saka rubber na yan para pwede kang gamit, para pwede siyang gumamit ng ano, Maple Leaf M165 na spring. So, hindi ka kasi kakasya yan kapag stock lang. So, kailangan talagang i-rubber yan para magkasya yung spring na yun. Okay? So, isa-dudaman natin to. Ayan. So, hindi siya nakakapasok. Masyadong malaki. Guys, na buo na natin yung balancer. Ayan. So, yung mga tornillo niya dito, yan. So, yung mga bagong model kasi ng BSR ngayon, maluluwag yan. So, dapat yan, higpitan nyo. Tapos, mas maganda, lagyan nyo ng ano, tread locker. Para hindi basa-basa lumuluwag. Tumura lang naman yung tread locker eh. Kung wala kayong tread locker, pwede yung Q-Tix. Pero mas effective syempre yung tread locker kasi yung talaga yung trabaho niya eh. Okay, so assemble lang natin ito tapos ibigay natin kay sir. Okay. Diba? Sapa. Oh?